Magandang araw po sa inyong lahat. Nung nakaraang linggo, napag-usapan po natin kung bakit nagsasarili ang mga lalaki. Ngayon po, ang ating topic ay sino po ang mahilig manghimas? Si Inday or si Manoy? Bago po ang lahat, kung bago po kayo sa aking channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At isa pa pong importanteng anunsyo. Kung makitid po ang inyong pananaw, please lang po, huwag na po kayong manood ng aking video. Para lang po ito sa mga taong may malawak na pag-iisip. Strong parental guidance po ito. So, tuloy na po natin ang ating usapan. So, sino nga po ba talaga ang mahilig manghimas? Si Inday or si Manoy? Actually po, nag-survey ako sa aking mga kaibigan na lalaki na may asawa or may girlfriend at boyfriend. Sa aking nalaman, 75% po pala lalaki po ang mahilig manghimas. Sigurado ka? And 25% siguro mga babae ang mahilig manghimas din. Sigurado ka? Pero sa katunayan po, lalaki po talaga ang mahilig manghimas. Kahit ako man po, mahilig din po manghimas. Ano nga po ba ang dahilan? Bakit mahilig manghimas si Manoy? Actually po, bago po matulog ate or si nanay at si tatay, ang ginagawa po ni tatay or ni Manoy, nahawakan po muna or inihimas-himas po muna ang monay ni Inday. Bakit kamo? Chine-check niya po kung malambot o matigas ang monay ni Inday. At isa pa po, madalas nilalaro-laro po ni Manoy ang pasas ni Inday bago matulog. Hindi ko po alam kung anong rason, pero sa aking pagsasaliksi o sa aking nalaman, sa aking mga kaibigan, ganun po ginagawa nila. At isa pa po, hinahawakan din daw po nila ang pikingkay ni Inday bago matulog. Bakit daw po? Kasi tinitingnan nila or sinasarat nila kung lumuwag po ba or walang buhok ang pikingkay ni Inday. So, ayun po. Sana po meron kayong nakuwang idea at informasyon kung sino po ang mahilig manghimas. Until my next video, maraming salamat po. Bye!